hard work na pinagirapan po namin. And then, as well as the movie na Alone Together po, I'm so happy din na I had the privilege parang ganun na papanood ng before na ipalabas. So, thank you so much. Ano masasabi mo dun sa acting nila Liza and Kenny? Super sumabog yung pagka-chemistry nilang dalawa. As in, nakita talaga yung pinaghirapan nila dun sa point na to. And then, kilig! Sobrang kilig! Paano ka nakarelate sa ano? Sa movie? Siyempre, lahat naman tayo nagka-ex. So, siguro madaming tao, most of the people sa Philippines makaka-relate kasi nararamdaman natin yung bumalik yung ex o ano, paano ba yung situation ngayon, what if, should I risk it, parang yun. Saan ang eksena ka pinaka-nasaktan? Saan ako? Nung nagsabi si Enrique ng ingat ka, doon talaga parang, kasi every person in the world, kapag nagsabi ka ng I love you, gusto mo talaga may I love you ba? Ganon tayo eh. So, nung sinabing ingat, parang sakit naman nun. Nangyari naman sa iyo eh. Siyempre naman. Doon na nag-flashback? Parang watching, doon nag-flashback sa'yo. Oo, sobra. So, nagsabi sa'yo nang ingat ka? Tingnan na lang natin. Lalabas at lalabas pa rin yan. Let's tell us something about yung role mo dito. Ano pinakita yung trailer? Sa papel ko po dito ay isang batang half-Americano, half-Pilipino po. At dito po ay magde-develop yung pag-iisip ko tungkol sa mga Pinoy, tungkol sa kulturang Pinoy. Kasi sobrang straightforward-minded ako na hindi ko gusto ang Pilipinas. I don't want anything with the Philippines. Hanggang sa point na I fall with... I fall in love sa lahat ng mga bagay ng Philippines, even with food, culture, and then I'm gonna fall in love with heaven and stuff like that. That's why parang siya din kumumbinsi sa akin na manatili dito ako sa Pinas. So, how is it working with Carla? Super satisfying in a self kasi in some part, you as an actor, you always want to learn. A lot of stuff when you're on the set. And Tita Carla doesn't stop to teach you. Continuous yung pag-teach as a mom and as an anate, as an actor, tinuturuan kanya sa lahat ng mga pwede mong gawin at pwede mong baguhin para maging mas magaling. Kaya it was satisfying in a part that I was like workshopping while I was working. So, papatawa ka rin ba dito? Opo. Comedy naman kasi siya. So, halos lahat naman kasama na doon. Nagpapatakot, nagpapatawa, nagpapakilig, gano'n. Kapala mo dito si Heaven ka na lahat. Opo. Tuloy-tuloy na ba yung love team ninyo? Titingnan pa kung bibigyan ng... kung gusto nila. Kung mag-click, kung may chemistry. Kung mag-click, opo. Pero nasabi ni Vibory sa kanyang... Sige. Na okay working with you. Okay naman. Kaya ka bang third party din sa pwede, dalawa? Pwede, accept the challenge. How about you? Sasagitan na ba kayo? Opo naman. Okay. Anong reaction? Nice. It was nice to see you again. We talked and we said hi. Parang gano'n. So, okay, hi. So, you're friends now? Yeah, opo naman. I hope so. Opo, yun yung... nasa plan ngayon eh, for maybe mga 20 years pa. Gusto ko yun. Bakit ikaw nagbago? From the time that nandong ka, tapos bumalik ka rito. Bakit mag-aaral ka? Iba eh, iba yung feeling kapag nandito ka sa... Once na nag-live ka at least ng 1 month dito sa Pilipinas, and then you go away, mismo ng Pilipinas, parang... gustong-gusto mong balikan katulad sa Alone Together, yung gusto mong balikan yung ex. Pilipinas, ex ko! Kaya gusto kong balikan yung Pilipinas. Hindi naman po. Kaya nung nandito, parang nararamdaman ko din yung sa pamilya Blandina dahil nung dumating ako dito, bagong mundo yung para sa akin. So, magbabalikan ka bang love team siya? Jesus ba or Bible or... Let's see, consider yun. Kumbi ba na? Titingnan ngayong sa ngayong Valentine na to. Titingnan. Mga 2 days na lang. Yeah, let's see. Kamusta naman yung unang pagkikita niyo ni Ra Edward? Yung reunion ninyo? Super saya. Overwhelming of
feelings. It was like an embrace na feeling na kahit anong mangyari, welcome pa rin ako. So, nakaka-touch in part, and in another part, you're like, yo, brother, I'm here for you, and he's there for me. So, wala, I can't ask for more. Kasama yata kayo sa PBB? Opo, sa PBB online. Nung pagkandating ko galing airport, doon po ako dumiretso pa rin sa Paris. Opo. Ang sabi ni Direk Loren na nagbabalik ka? Hindi pa kami nag-meet ni Direk Loren ngayon. But it was so satisfying the fact that when I last met him, na nung nag-goodbye na ako sa kanya, he said, it's not a goodbye, it's a see you again. Kasi sabi niya na sa tingin niya talaga, babalik ako. And hindi ko alam kung bakit niya sinabi yun noon. And then naintindihan ko na ngayon.